Assalamu alaikum, buenos dias, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Ana Sakibil, maghahatid sa inyo ng happy Isabelang balita para sa araw na ito. At ito ang mga nakalap na happy Isabelang balita noong mga nakaraang linggo. Mga opisina ng LGU Isabela City, binadya ng daan-daang Isabeleño sa kauna-unahang open house sa lungsod. Armchairs na gawa sa natumbang mga puno, ipinamigay ng pamahalang lungsod sa mga paaralan. 499 barangay health workers nakatanggap ng tig 3,500 piso cash gift handog ng BHW Party List. Mayor Hetaman, ibinida ang Local Nutrition Action Plan ng Isabela City. Mayor's Inter-Island Barangay Basketball Cup, sinimulan na! Mga bagong proyekto na inilunsad sa lungsod, abangan! Mayor Dada, pinangunahan ang Barangay Kalinisanti o Barkada sa lungsod ng Isabela. Samot-saring gulay, tampok sa ginanap na Harvest Festival sa lungsod. Mga bagong opisyal ng City Agri-Fishery Council, nanumpa na sa kanilang mga tungkoy. First Police Assistance Hub, opisyal nang inabot ng lokal na pamahalaan sa mga kapulisan ng Isabela. 200 beneficiaries nagtapos na sa isang livelihood claim. Iba't ibang kaganapan sa barangay, abangan! Siyam na kabataang Isabeleño na kinilala bilang mga mabuting halimbawa at inspirasyon, kilalani. Para sa Good News Happy Isabela, CHRMP Isabela City Chapter, kampyon sa ginanap na 2023 CSU Regional Quiz Bee. Daan-daang Isabeleño dumagsa sa mga opisina ng lokal na pamahalaan sa kauna-unahang open house sa lungsod. Yan ang Happy Isabelang balita ni Shane Swally. Sa inisyatiba ni Mayor City Jalia Turabin Hataman, matagumpay na idinaos ang kauna-unahang 3-day open house sa pamahalaang lungsod ng Isabela. Dagsaan ang mga tao, lalong-lalo na ang mga magsasaka, mangingisda, senior citizen, persons with disabilities at mga kabataan noong 18 hanggang 20 Setyembre sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary at sa agenda ng pagbibigay ng transparent, participatory, effective and efficient governance ng Administrasyong Turabin Hataman. So itong open house, isa lang to sa isa activities na ginagawa namin every by the way, for the first time itong open house. Kasi palagi na lang sa-celebrate tayo ng Civil Service Month kasi the month of September is the Civil Service Month celebration. So we have a month-long activities. So isa na dito ang open house. So actually, itong open house is the idea of our city mayor. Kasi palagi na lang tayo nasa empleyado na sa loob ng city. So this time, gusto ni Mayor, we have to tap also the people, our citizens, para alam nila kung ano-ano ang mga trabaho ng mga empleyado sa gobyerno at ano-ano ang mga services na ino-offer ng mga opisina natin dito. Sa nasabing kaganapan, nagkaroon ng isang aktibidad kung saan at binigyan ng challenge ang mga bisita na libutin at bisitahin ang mga opisina ng pamahalaang lungsod. Naghanda naman ng mga display, aktibidad at pamigay para sa mga grupo ng mga Isabeleño ang bawat opisina. Dito nakikilala ang mga kawani pati na rin ang mga serbisyo at programa na handog nito. Kailangan ding makuha ng mga bisita ang mga logo sticker sa bawat opisinang binisita. Ang pagkumpleto ng mga ibinigay na gawain at hamon ay may kaakibat na puntos at katumbas nito ay mga papremyo. To be first time kay kasi nangayo kasi unta ni Semilla sa City Agriculture. Kung gipasaka mi diri na siya gali mi kay inana gali na na dai kuan diri. Magkuha daw ni passport din na mga interview. Preso ni saka na lang gayon sa sir. So, happy pud mi nga nami assessment for tomorrow sa mga BHW. So, ari po nito para sulit po ang among lakaw. Kaya layo po ng among kwan sa balunok po din. Masahe, may kabar, wala may makuha. So, itaka, ginidiri lang sa opisina para nami mahibalan kung unsa yun ang kwan sa dili sa sulod. Wala ko ka-expect adi na inaani di ang kuwan, pero enjoy it. Ang open house ay isa lamang sa mga aktibidad na idinadaos ng Administrasyong Turabin Hataman upang iusbong ang kamalayan ng bawat Isabeleño, lalo na sa mga programa at serbisyo ng gobyerno. I really admire the local city government headed by Mayor City Jalia Turabin Hataman for having this open house. I think this is really the first time, no, na
Kaya sa kita ese, akin na di atong isla. It's really, really very good, informative, especially as a citizen, to know what are the different offices of the local government unit, its roles and functions, programs and services, kitadalo sila. Bien alegre yo. Porque man, kaya pwede yo uwi, el mga istorya ba, del mga diferente, mga opisina, el programa, pakilaya taase, ta pwede tuman question, ta pwede tumira, pakilaya sila taase dila mga filing, ta pwede tuman questions. Sa mga hindi pa po nakabisita sa City Hall, huwag na lang nating isipin dahil tapos na ang open house ngayon, bukas wala na. I think may karapatan din po kayo na pumunta tayo, no, in one of these days. If you are free, you can visit one or two offices of your concern. Pwede kayong magtanong at mas maintindihan ninyo ano po ang trabaho ng gobyerno, hindi lang ng gobyerno, at makita nyo rin ano pala ang role ko bilang mamamayan dito sa Isabela City, kung ito ang mga serbisyo at programa na binibigay ng gobyerno. So it's really a two-way. Ito yung sinasabi nating maayos na panggogobyerno dito po sa Isabela City. Shane Swaling, Balitang Hapis, Isabela. Mga natumbang puno, ginawang armchairs ng pamalang lungsod at ipinigay sa mga eskwelahan. Yan ang balitang tinutukan ni Keith Gallos. 100 silya ang na-turnover sa mga eskwelahan sa lungsod ng Isabela noong 15 ng Setyembre. Ito ay bilang tugon sa mga issue ng pagbaha na kinakaharap ng mga paaralan sa lungsod. Pinangunahan ni Mayor City Jalia Turabina Taman kasama sa CGSO Eugene Strong ang nasabing kaganapan na dinaluhan ni School Governance and Operations Division Chief Supervisor Eduardo Gulang. Nagkaroon ng talakayan tungkol sa iba't ibang hamon sa eleksyon na kinakaharap ng mga paaralan. Kabilang sa madumalo ang kinatawan mula sa iba't ibang paaralan, kabilang si Natata Hamiri mula sa Haji Ahmad Kamlani Primary School, Darlene Tamkiamko mula sa Lanote Elementary School, Nehar Bakadsi mula sa Sunset Elementary School, at Sabturia Jamjiron mula sa Isabela Bis Elementary School. Malaki ang maitutulong na madagdag na silya sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral ng Isabela. Keith Gallos, Balitang Happy, Isabela. Mga barangay health workers nakatanggap ng tig 3,500 pisong cash gift handog ng BHW Party List. Ang detalye ni Christine Manuel. Tinatayang aabot sa 499 barangay health workers at barangay nutrition scholars ng Isabela City ang nakatanggap ng cash gift na nagkakahalaga ng 1,500 at dagdag na 2,000 pesos para sa kanilang mga anak mula sa BHW Party List noong ika-19 ng Setyembre. Ang inisyatiba ay pinangunahan ng BHW Party List sa ilalim ng Office of Representative Angelica Natasha Co na may suporta mula sa pamahalaang lungsod ng Isabela at pinangasiwaan ng City Health Office at Department ng Social Welfare and Development Office. Ang pamamahagi ng DSWD AICS Cash Assistance Payout ay sina City Administrator Pedrito Isma, Political Affairs Officer Pedrito Tugano Jr., DSWD FO9 SWO Salvacion Acaylar, at SWADT Isabela City SWO Aisel Sagoso. Nilalayo nitong makilala ang mga masisipag at magigiting ng DHW at PNS at mabigyan ng tulong pinansyal bilang suporta at pagkilala sa serbisyong kanilang inihahatid para sa lungsod. Christine Manuel, Balitang Happy, Isabela. Inilatag ni Mayor City Jalia Turabina Taman sa kanyang paglahok bilang panelist sa Mindanao launch ng Philippine Plan of Action for Nutrition, ang Local Nutrition Action Plan ng lungsod ng Isabela. Narito ang ulat ni Matthew Sansong. Ipinahayag ni Mayor City Jalia Turabina Taman ang pangako ng lungsod sa pagbibigay ng malaking pondo para sa nutrition-specific at nutrition-sensitive programs na ginagawang kinikilala ang lungsod sa Region 9. Binigyang diin din niya na positibong di umano silang masusundan ang PIPAN sa Isabela. Isa pang makabuluhang aspeto ng kaganapan ay ang paglilipat ng dokumento ng PIPAN 2023 to 2028 sa pangunguna ng Secretary ng Department of Health at Tagapangulo ng Lupo ng NNC of Local Authority of the Philippines Island Chair. Ang nasabing kaganapan ay inorganisa ng National Nutrition Council at nilahukan ng 300 na bisita
ay nakatuon sa mga intervensyon ng PIPAN at pagbabahagi ng mga pinakamahusay na kagawian hinggil sa lokalisasyon ng PIPAN patungkol sa pagkain at dieta, pag-uugali at multisektoral. Ang talakayan ay naglalayon na mapadali ang pag-uusap sa pagitan ng mga lokal na unit sa pamamagitan ng mga matagumpay na karanasan sa pag-localize at pamumuhunan sa mga intervensyon sa nutrisyon sa loob ng balangkas ng PIPAN na may layuning ibunyag at ipalaganap ang plano at makuha ng suporta para sa pagpapatupad nito. Matthew Sanson, Balitang Hap Isabela. Para sa usaping sports, isinagawa noong 16 ng Setyembre ang kauna-unahang Mayor's Inter-Island Barangay Basketball Cup sa Lukbuton, Malamawi. Ang karagdagang detalye ni Keith Gallos. Ang Mayor's Inter-Island Barangay Basketball Cup ay bukas sa mga residente ng mga island barangay sa lungsod ng Isabela. Ito ay naglalayong paitingin pa ang interes sa mga kagataan sa sports at umiwas sa mga gawain na walang mabuting maidudulot sa kanila. Sa unang araw ng 16 ng Setyembre, kasama sa mga dumalo sa nasabing palaro sina punong lungsod City Jalia Torobinataman, Konseal Abner Rodriguez, Konseal Jeremy Casas, Konseal Alan Richibiel, Konseal Yusuf Abubakar, at mga punong barangay ng lungsod ng Isabela. So itong basketball tournament na to ay through of course the initiative of our beloved city mayor with the support ng ating mga councilors tulad ni Councilor Jay Casas, Councilor Benjo Abubakar and yours truly, Councilor Abner Rodriguez para magbigay ng kasiyahan no sa ating mga basketball enthusiasts dito sa Malamawi Island. Matatanda ang ibinahagi ng pamahalang lungsod ng Isabela ang basketball court sa Barangay Lukbuton, Oktobre noong nakarang taon. Nagsaan naman ang mga manonood at kanya-kanyang estratehiya sa pagbigay ng suporta sa kani-kanilang teams. Magpapatuloy pa rin ang basketball cup sa susunod na mga araw, kaya abangan ang mga update mukol dito. Keith Gallos, Balitang Happy Isabela. Sa patuloy na paghahatid serbisyo sa mga mamamayan ng Isabela, handog ng pamahalang lungsod ng Isabela sa pamamahala ni Mayor City Jalia Torobinataman ang Kapag sa Barangay Project at Accelerate E-Commerce Hub. Yan ang Happy Isabelang balita ni Ayla Faye Fernandez. Ang hapag o halina't magtanim ng prutas at gulay sa Barangay Project ay inilunsad bilang tugon sa isyu ng food security. Ang inisyatiba na ito ay umaayon sa Memorandum Circular ng Department of the Interior and Local Government o DILG number 2023-001. Binigyang diin ni Mayor Turabin Hataman ang pangangailangan ng pakikilahok ng komunidad sa pagharap sa mga isyu sa gutom at seguridad sa pagkain na mas makutwiran para sa Isabela City. Samantala sa kanyang pangwakas na pananalita, binigyang diin ni Vice Mayor Julkifli Saliman na kinatawan ni Konsehal Alan Richie Luis Gel ang mga makabuluhang kabangin sa pambatas ng sanggunian panlungsod na naglalayong magbigay ng suporta para sa mga lokal na magsasaka at may-ari ng lupa. Hinikayat ng Hapag sa Barangay Project ang mga residente ng lungsod na magtanim ng kanilang sariling mga prutas at gulay upang isulong ang agrikultura sa lungsod at seguridad sa pagkain. Isa pang proyektong handog ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng Public Employment Services Office at pakikipagtulungan ng The Asia Foundation at Limitless Lab ang paglulunsad ng Accelerate E-Commerce Hub. Sa kanyang malugod na talumpati, binigyang diin ni Mayor Turabin Hataman na ang pagsisikap na ito ay higit pa sa pagiging bahagi lamang ng hub ng e-commerce kundi para sa kabutiang panlahat na nakasentro sa mga Isabelenyo. So ngayon, with all this, nakitang-kita naman po natin ang gaganda na, no? At ipagpatuloy pa po natin yung pagde-develop pa natin ng iba't ibang mga products natin. At the same time, andun din palagi yung konsepto ng sustainability. Yun dapat kasi ang isang pangarap natin yung Isabela City ang maging sustainable city of the South. No? So, kasama po yun sa laging nasa consciousness natin na habang gumagawa tayo, no, naiisip natin unang-una, paano ba makikinabang yung komunidad natin dito? Pangalawa, paano ba na mapasusustain natin mas long term yung mga plano natin? At pangatlo, napapangalagaan natin yung ating kapaligiran, napapangalagaan natin yung ating komunidad, yung ating identity, no? Lalo-lalo na kasi itong mga products natin showcases, no, our identity as a people, kayakan, kasama manini, kasama
Bacchau, the Visayas, the Chacapano. So, sa bawat produkto na ginagawa natin at inshallah na ibebenta natin, dala po nun yung dignidad natin as a people, as a community. Ang hapag sa barangay at e-commerce hub ay dalawa lamang sa mga proyektong hatid ng pamahalaang lungsod para sa mga mamamayan ng Isabela. Yung e-commerce hub, malaki po yung tulong sa amin kasi yung mga product namin, madali namin ibenta. Yun po, saan-saan maaabot yung mga product namin. Yung mga product namin, marami sila mag-order sa amin, so malaki yung kita at saka maraming trabaho yung mga kababaihan sa amin. Marami pa itong nakahanay na proyekto na makatutulong sa pagbibigay ginhawa sa buhay ng mga Isabelenyo at para sa kaunlaran ng lungsod ng Isabela. Ayla Faye Fernandez, Balitang Happy Isabela. Mayor Dada, pinangunahan ng Barangay Kalinisan Day o Barkada sa lungsod ng Isabela. Yan ang balitang tinutukan ni Christine Manuel. Iba't ibang mga opisina at ahensya ang nakilahok sa pambansang paglulunsad ng Cleanup Drive Program o ang Barangay Kalinisan Araw, Barkada 2023, noong ika-16 ng Setyembre. Kabilang sa mga lumahok ay ang pamahalaang lungsod ng Isabela de Basilan sa pangunguna ni Mayor City Jala Turabin Hataman sa pamamagitan ng Isabela City Tourism Office, City Agriculture Office, CGSO, at ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang pagkakaroon ng malinis, masagana, at napapanatiling kapaligiran ay palagi isa sa mga priority agenda sa ilalim ng administrasyon ni Mayor City Jala Turabin Hataman para sa Isabela City. Ang araw na ito ay kilala rin bilang World Cleanup Day na pinag-iisa ang milyong-milyong voluntaryo, gobyerno, at organisasyon sa 197 bansa at teritoryo upang harapin ang pandaigdigang krisis sa maling pamamahala sa basura at pagbibigay daan sa malinis at matiwasay na kapaligiran para sa lahat. Christine Manuel, Balitang Happy Sabe. Samot sa ring gulay, tampok sa ginap na Harvest Festival sa lungsod. Ang detalye ni Shane Swally. Pinangunahan ni Isabela City Mayor City Jalia Turabin Hataman at Vice Mayor Julkifli Saliman ang culminating event noong 14 ng Setyembre na binansagang Harvest Festival bilang bahagi ng Vegetable Derby Project na ginanap sa Agricultural Training Center sa Sitio Lantung, Barangay Baluno. Ang kaganapang ito na nasa ilalim ng thematic area ng Agritech and Innovation ay ginanap kasabay ng katatapos na Agriculture Summit na may temang agrikultura, pagkain at ekonomiya. Nagpahayag ng pasasalamat si Mayor Turabin Hataman sa mga kalahok ng seeds industry at Mindanao Development Authority para sa kanilang kontribusyon sa summit. Binigyang diin niya ang mga positibong resulta ng Agriculture Summit at pinuri ang proactive na paninindigan ng pamahalaang lungsod. Isa po itong offshoot or resulta ng ating ginanap na Agri Summit, no? Dahil ho sa initiative na yon ng ating city government, unti-unti ho nating na pag-aaralan, no? And then eventually, inshallah, mas maka-implement ho tayo ng mga programa na talagang magbibigay ng impact mo sa Isabela City. Higit pa rito, binigyan din niya ang mga kahalagahan ng pagsasagawa ng komprehensibong pag-aaral sa pakikipagtulungan sa mga kumpanya upang matukoy ang mga mainam na pananim para sa lupa ng Isabela City. Gusto natin dumadaan sa tamang pag-aaral at kasama nga kung itong ginawa, no, in partnership with our seed companies na nandito para tingnan kung ano ba ang talagang maganda, no, for the soil of Isabela City. Ang pangwakas na layunin ay upang makamit ang seguridad sa pagkain, lumampas sa mga lokal na pangangailangan ng pagkain at pumasok sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area Market para sa pag-export ng mga produktong pang-agrikultura. Kasama sa programa ang isang harvest opportunity na pinangunahan ni na Mayor Turabin Hataman at Vice Mayor Saliman. Nagpapasalamat tayo kay Sir Candu sa initiative niya doon sa Farmers Summit. And then yung ordinansa ni Councilor ni IBS Representative Kudus Salihin before yung backyard gardening. Rest assured, dito sa Sangguniapan Lungsod, kung ano man yung programa ng ating buting Mayor City Jalia Turabin Hataman patungkol dun sa sustainability natin ng pagkain, patungkol dun sa tulong natin sa farmers, susuportahan po natin yan.
Ang culmination event ay naglalayong pahusayin ang kakayahan ng mga magsasaka ng gulay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang seeds company. Nagpakita rin ito ng mga teknolohiya laban sa peste at sakit, mataas na ani ng pagsasaka ng gulay na makapagbibigay sa mga lokal na magsasaka ng pinabuting pagkakataong kumita ng kita. Shane Suwaling, Balitang Happy, Sabela. Mga bagong opisyal ng City Agri-Fishery Council nanumpa na sa kanilang mga tungkulin. Yan ang tinutukan ni Matthew Sanson. Nanumpa na sa kanilang mga tungkulin ng mga bagong opisyal ng City Agriculture and Fisheries Council noong ika-15 ng Setyembre. Personal na dumalo sa seremonya ng induction si Mayor City Jalia Turabin Ataman, ipinarating niya na ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga bagong halal na opisyal sa buong pusong pagtanggap sa kanilang mga responsibilidad. Samantala, ipinahayag ni Vice Mayor Julkifli Saliman ang kanyang sigasig sa pagpupulong sa bagong hanay ng mga opisyal ng CAFC. Binigyan din niya na ang sangguniang panunsod ay bukas sa mga produktibong talakayan na naglalayong mapabuti ang sektor ng agrikultura sa loob ng ating lungsod. Ang Konseho ng Agrikultura at Pangingisda ng Lungsod ay isang organisyon na katuon sa pagkatawan ng interes ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtataguyod para sa programa at proyektong makikinabang sa kanilang sektor. Matthew Sanson, Balitang Hub Isabela. Tourist Police Assistance Hub, opisyal nang inabot ng lokal na pamahalaan sa mga kapulisan ng Isabela. Narito ang ulat ni Kristen Lim. Sa pagdiriwang ng World Tourism Month, hinangunahan ni Isabela City Mayor City Jalia Turabin Hataman kasama ang City Tourism Officer Claudio Ramos II ang turnover ng Tourist Police Assistance Hub sa Philippine National Police Isabela City Police Station sa pangungunan ni Police Lieutenant Colonel Parson Asadil noong 19 ng Setyembre sa Strong Boulevard, Barangay Port Area. Ang bagong tatag na police hub ay partikular na idinisenyo upang magarantiya ang kaligtasan at kagalingan ng parehong mga lokal na residente at mga dayuhang bisita sa kanilang pananatili. Sa kasalukuyan, ang lungsod ay mayroong Police Master Sergeant Salip Aydarus Ismael, Police Staff Sergeant Ansar Madtahil at Police Corporal Baltazar Sahimari na nakatalagang tumulong sa ating mga turista. Ang CGSO team sa pangungunan ni Eugene Strong ay tumulong sa pag-mount at pagbuo ng nasabing police assistance post. 200 beneficiaries nagtapos na sa isang livelihood training. Yan ang Happy Isabelang balita ni Eunice San Diego. May kabuuang 200 trainees beneficiaries ang nagtapos sa inorganisang Gender and Development Livelihood and Technical Training ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Mayor City Jalia Turabin Hataman. Katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority at Public Employment Service Office noong 15 ng Setyembre sa Isabela Central Elementary Pilot School. Ang nasabing livelihood training ay nag-alok ng pagsasanay sa iba't ibang kasanayan kabilang ang mga sumusunod. Sa kaganapan, ipinahayag ni Vice Mayor Julkifli Saliman ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga individual at organisasyon sa lingkod ng matagumpay na programa sa pagsasanay. Binigyang diin niya ang mga kahalagahan ng pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga karapat-dapat na miyembro ng komunidad. Nagpaabot din ng pasasalamat si Konsehal Abner Rodriguez na ang pagsasanay na ito ay hindi lamang makikinabang sa pamilya ng mga kalaho, kundi makakatulong din sa paglago ng ekonomiya ng Isabela City. Eunice San Diego, Balitang Happy Isabela. Mga residente ng iba't ibang barangay sa lungsod ng Isabela na kilahok sa Barkada 2023 at Mangrove Tree Planting Activities. Yan ang tinutukan ni Kabayan Patroller Joey Castillo. Hindi masama maghangad ng pagbabago sa komunidad kung ito ay para sa kapakanan ng bawat residente na siyang makikinabang ito sa hinaharap. Ito ang pinatunayan ng mga residente ng iba't ibang barangay sa lungsod ng Isabela sa pangungunan ng mga barangay officials, kabilang na ang barangay information officers. Katuwang ang pamahalaang lungsod ng Isabela bilang pakikisa sa Barangay Kalinisan Day o Barkada 2023 Cleanup Drive noong 16 ng Setyembre. Kaisa sa pagtataguyod ng kayusan at kalinisan ng kanilang komunidad, kanya-kanyang bitbit ng mga gamit panlinis ang mga residente ng Kampurna Zone 3, Binuangan, Sunrise, Seaside, Timpul, Tabuk, Kumalarang, Masola, Maligi, Diki, Carbon, Market Site,
Riverside at Doña Ramona. Samantala, bilang pangangalaga pa rin sa kalikasan, mangrove tree planting naman ang yari ng Barangay Tabyawan. Sa kasalukuyan, patuloy ang suporta ng pamahalaang lungsod ng Isabela kaugnay ang City Information Office sa pagpapalawig ng community development sa lahat ng 45 barangays sa lungsod ng Isabela. Joey Castillo, ang inyong kabayon patroller para sa Balitang Hap Isabela. Siyam na kabataang Isabelenyo, kinilala bilang mga mabuting halimbawa at inspirasyon sa lungsod ng Isabela. Sino-sino sila? Ating alamin sa Youth Patrol ni Christian Lim. Nito lamang ng 14 ng Setyembre, kinilala ang siyam na kabataang Isabelenyo sa kanilang pagiging mahusay sa kani-kanilang larangan ng kadalubhasaan. Inorganisa ng Local Youth Development Office sa suporta ni Mayor City Jalia Turabing Hataman ang 2023 9 Outstanding Young Isabelenyo Awards na ginanap sa Kasinahan Hotel and Resort. Ang 2023 9 Outstanding Young Isabelenyo Awardees kasama ang kani-kanilang kategorya ay ang mga sumusunod. Naging masinsinan ang proseso ng pagpili para sa mga awardees kung saan bumuhos ang mga nominasyon mula sa lahat ng sulok ng Isabela City na nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang mga talento at tagumpay ng mga kabataan. Ang kaganapang ito ay naglalayong kilalanin at ipagdiwang ang mga namumukod-tanging kontribusyon ng siyam na kahanga-hangang mga kabataang individual na nagpakita ng hindi natitinag at dedikasyon sa kanilang komunidad at nakahanay sa 9-point priority agenda ng lungsod. Binati ni Vice Mayor Jewel Kifli Saliman na kumakatawan sa sangguniang panlungsod ng Isabela City ang mga youth awardees. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ang kabataan ay hindi lamang ang kinabukasan kundi ang ngayon ng bansa. No, marami akong namumukaan na youth leaders na ever since active talaga sa pagpapataguyod ng kapakanan ng ating mga kabataan. In behalf of the Sangguniang Panlunsod of Isabela City, nandyan po kami para itaguyod ang inyong karapatan. Ang award po na ito na marireceive ninyo, more than privilege po talaga, sa tingin natin ay responsibility. Hindi lang to award para sa sarili ninyo, huwag nyo i-claim na award lang ito dahil magaling tayo. Pero ang award na ito, dagdag responsibility po ito. Bilang representative ng youth, aasahan po namin na ipaglalaban nyo talaga yung kapakanan ng youth. Lagi kong sinasabi, natapos na yung usapan na kayo ang kinabukasan ng ating bayan. Hindi na ako naniniwala doon na kayo ang kinabukasan ng ating bayan, ng ating kabataan ang kinabukasan ng ating bayan. Mali po, dahil kayo ang ngayon. Lumalo rin sa kaganapan si Basilan District 1 Board Member Ahmed Ibni Jalib Hataman at kanyang idiniin ang kahalagaan ng pag-aalaga at pagkilala sa potensyal ng kabataang populasyon ng Isabela. Matagal ko nang ina-advocate na mahalaga ang youth development natin, hindi lang sa Isabela City pero sa buong Basilan. Ilang beses ko na rin nasasabi sa inyong lahat na ang mga nakaupo ngayon, ang mga nakikita nating pillars sa ating community, whether sa government, whether sa private sector, whether sa charity o kung ano man, kahit ang ating mga guro, kahit ang ating mga professional, mga principal, mga nurses, doctors, hindi sila forever na andyan. Darating ang araw kung saan magsa-step down din sila. Darating ang araw kung saan magde-decide sila. Alam mo, marami na akong nagawa para sa Isabela, okay na rin. Pero ang point ko is, they will not be there forever. At kung hindi tayo, kung hindi ang mga katulad natin ang darating para pumalit naman sa kanila, wala nang iba kundi tayo. Kaya mahalaga na ngayon pa lang siguraduhin na natin na kaya na at magaling na ang ating youth at most importantly that our youth believe in themselves. Na hindi lamang porket bata, hindi lamang porket kasama sa kabataan, na hindi pa adult, na kulang sa experience, wala sa posisyon, ay hindi mahalaga ang inyong mga boses, ang ating mga boses.
gamitin niyo to ngayon as affirmation, no? Na ipagpatuloy niyo ang ginagawa niyo. That we see what you are doing. In my case, nakita ko personally kung gaano kagaling kayo. Na kayo ang tunay na pag-asa talaga. Hindi nga lang bukas, pero ngayon. Ang pagdiriwang ng Isabela City sa namumukod-tanging kabataan nito ay isang patunay na pangakong pag-aalaga sa mga magiging leader ng bansa. Ang Outstanding Youth Awards ay hindi lamang pinarangalan ang mga kabataang nakakamit nito. Ngunit sinasagisag din ang isang pangako ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lungsod na hinimok ng hilig at determinasyon ng mga natatanging kabataang residente nito. At yan ang latest sa ating Youth Patrol, Christine Lim, Balitang Hap, Isabela. Maraming salamat, Christine Lim. At para naman sa ating Good News Hap, Isabela, pinaguri ang kampyon ang koponan mula sa Council of Human Resource Management Practitioners, Isabela City Chapter sa katatapos lamang na 2023 CSC Regional Quiz B. Ang koponan ay binubuo ni na Abdel Aziz Musa ng LGU City Legal Office, Mary Grace Burgos ng DepEd Schools Division Office Isabela City at Abigail Indama ng Basilan State College. Kasama nila ang CHRMO Roselia Luna. Inorganisa ng Civil Service Commission Region 9 ang kompetisyon na ginanap sa KCC Mall de Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas at ng 2023 Civil Service Month. Binabati naman ng pamahalaang lungsod ng Isabela ang nasabing koponan na nagwagi ng mga entry mula sa Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Tunay ngang iba ang galing at talino ng mga Isabelenyo. Muli, ang pamahalaang lungsod ng Isabela ay proud sa nakamit na award ng koponan mula sa CHRMP. At yan ang mga nakalap na Hap Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang mga Hap Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Ana Sahibil at ito ang balitang kahanga-hanga, balitang tatak Hap Isabela, balitang Hap Isabela.